Sa punto pong ito, makakausap natin si DOH Secretary Francisco Duque III. Magandang tanghali po sa inyo, Secretary Duque. Uy, magandang hapon sa iyo, Rafi, at sa lahat ng iyong taga-subaybay. Opo. Sa tingin niyo po ba, paano naapektuhan ng naging issue sa Dengvaxia yung pagpapabakuna laban sa iba pang sakit sa Pilipinas? Well, nagkaroon ng takot, matinding takot at alinlangan ang atin mga nanay, at kaya bumagsak ang kumpiyansa sa atin immunization program. Batay sa findings ng London School of Hygiene and Tropical Medicine, ito lamang nakaraan buwan, bumagsak ng sa 33% from 92% ang confidence level sa immunization program ng DOH. Mm-hmm. So, talaga, na hindi yan inimbento ng DOH, kundi third party ang gumawa ng assessment. So talagang hindi maikakalang may direct correlation po. Ilang buhay po kaya yung nalagay sa alanganin dahil dito? Well, sure, makikita naman natin dyan na lumobo ang kaso ng measles sa buong bata ng 367%. So, napakamataas yan from about 3,700 to about 18,900 cases. And so, lahat yung mga yan ay may risk na pwedeng magkaroon ng komplikasyon yung kanilang measles. Although, of course, subject to confirmation pa ito. Mm-hmm. Hindi pa ito confirmed, ano? Ilan pa lang talaga ang confirm. Mm-hmm. So ito naman sa Baez, sa Negros Oriental, mula January to November, 169 cases ang naitala. Mm-hmm. Wala naman namatay. Okay. So ito, ang ating DOH Regional Office ay nagsagawa masinsinan outbreak response immunization, at sa ibabaw nito ay patuloy na atin na binibigay yung supplemental immunization activities, isinasagawa, I mean, yung SIA. So naabatan na po, naabatan na po yung sitwasyon sa Negros Oriental? Yes. Mm-hmm. Yes. Ito na yung sa Negros Oriental na sinasabi ko sa inyo. Opo, kumusta naman po yung Sarangani? Yung Sarangani, ganun, may paunti-unti, may additional 3 cases sa Sarangani, pero under control naman. At inaantay lang na magkaroon ng 0 cases in the next 3 weeks para matanggal na yung outbreak declaration. Mm-hmm. May iba pa po bang lugar sa bansa na may tigdas outbreak kayong tinitingnan? Well, may mga matataas talaga. Siyempre, itong mga nauna na, NCR, noong January, February, yung sa Davao, di ba? Mm-hmm. Ay nagkaroon din ng ulat na mataas din ang bilang ng measles suspect measles cases. Kasi alam naman ninyo, hindi naman lahat ito measles. Eh, no? Opo. Minsan kasi ay ang sintomas ay nagsasalamin ng mga iba't ibang mga tinatawag ng mga viral exanthem. No? Ito yung mga nagiging pareho yung kanilang sintomas. Kaya nga, kailangan ng confirmatory test. Mm-hmm. Sa inyo pong monitoring, yun pong pag-uba ng mga bilang ng mga nagpapabakuna, patuloy pa rin po bang tumataas yung bilang ng mga ayaw na magpabakuna dahil dito sa issue ng Dengvaxia? Hindi naman. Palagay ko kasi hindi lang naman din Dengvaxia yan. Marami mm-hmm. din. Kagaya sa Sarangani, upland barangay, geographically isolated disadvantaged area, conflict area, may peace and order security problems. Mm-hmm. So hindi lang naman patungkol sa takot bunsod ng Dengvaxia controversy. Hindi talagang yung mga lugar na yan. Hindi naman implementing region mm-hmm. ang SOC 10 or region 12. So may iba din mga dahilan. Mm-hmm. So hindi naman pwedeng doon lamang natin i-ugnay yung pagbagsak ng immunization rates, kundi talagang dati naman na ang mga complicated. Marawi, for example, mm-hmm. nagkaputma din tayo yan. Hindi ka naman makapagbigay ng bakuna na habang nagkakaroon ng digmaan. Mm-hmm. Ano pong mga programang ginagawa ngayon ng DOH para ma-encourage itong mga magulang na pabakunahan yung kanilang mga anak, lalo na sa mga preventable diseases na talaga meron namang bakuna na proven na? Well, yeah, yun nga ang ating panawagan, at kung mamarapatin mo, gamitin ko nito pagkakataon nito, panawagan sa ating mga nanay na ang ating mga bakuna ng mga dati ay napatunayan ng ito ay dekalidad, ligtas,
At sa higit sa lahat, libre. Billion-billion po, piso po ang ini-invest ng gobyerno sa ating pong immunization program. At ito po ay wala naman kinalaman ng Dengvaxia dito. Mm-hmm. Dahil na po, hela tayo. Ikaw nga, Rafi, di ba, ikaw nabakunahan ka. Mm-hmm. Ako nabakunahan. O, ba't naman natin pagkakait ating mga anak na yun dapat magpabakuna sila eh. Kung samantalang tayo naman eh, na iwasan natin ang mga pwedeng nakamamatay na mga sakit at kung hindi dahil sa bakunang ito, eh talagang marami na tayong pumanaw mm-hmm. na mga kababayan at mga kabataan. Kaya talagang napakamahalaga na dalhin natin ang mga anak natin. Magpabakuna po tayo dahil sunod sa tubig inumin, ang pinakamahalagang public health intervention mm-hmm. sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo, ay ang immunization. Dahil ito, sa atin lamang nakakapagsalba ng 4 na milyon hanggang 5 milyon katao na puprotektahan laban sa mga nakamamatay na mga sakit. Ayan, measles, rubella, diphtheria, tetanus, hepatitis, pneumonia, kung ano-ano mga sakit. Eh, kumpleto na tayo ng bakunahan para sa mga sakit na ito. Mm-hmm. Para maiwatan. Para sa kalusugan ng ating mga kabataan at ating mga kababayan, kailangan talaga ang bakuna. Mm-hmm. Secretary, patungkol po sa TIGDAS naman, ano pong programa ngayon ng DOH para ito'y matigil na? Tanong programa ng mga lokal na pamahalaan na may kaugnay ang DOH po dito? Well, ang DOH ang taga-bigay o supply ng logistics. Ito yung mga syringes at saka yung bakuna mismo. Mm-hmm. At ang mga lokal na pamahalaan, ang sila naman nangangasiwa sa pagbibigay direktamente ng bakuna sa pamamagitan ng kanilang mga local health workers. Mm-hmm. No? So, tayo ay may patuloy na pakikipag-ugnayan at sa Sarangani nga, meron tayong teams no, na nagpunta doon, kasama yung regional DOH, ang ating PIDOHO, yung provincial DOH office, ang National Philippine Red Cross, ang local disaster risk reduction management council, ang mga AFP, PNP dahil nga sa peace and order issues mm-hmm. in those areas. So lahat ito kasama natin. Opo. Para lang maging masiguro natin na yung ating outbreak response immunization ay maging tagumpay at ang ating instruction, yung supplemental immunization activity ay dapat tuloy-tuloy. Mm-hmm. Kunin ko na rin po ang pagkakataon, Secretary, dahil ito, magpapasko na, kabi-kabilang parties. Alam naman natin na tumataas yung bilang ng mga inaatake. Ano ho bang tip ng DOH para maiwasan po ito? Ito ay madali namang iwasan, hindi ho ba? Alam mo, ang kalaban sa panahon ng Pasko at ito pagdiriwang ay ang kalabisan. Mm-hmm. Yung labis sa lechon, yung mga yan, gustong-gusto ninyo yung mga malutong na balat ng lechon, ayaw nyo nang kumain kundi lechon, tapos toma, alcohol, yosi, alam nga naman na tingin nyo gaganda ang kalagayan ninyo, yung mga cake, lahat ng mga pang mga diabetes, lahat ng pampabata, ayan, talaga nakakabata, mamatay ka ng bata ka. So, dapat ay maghinay-hinay po tayo at higit sa lahat ay mag-ehersisyo. Mm-hmm. Dahil ang exercise, mahalaga po yan para masunog ang lahat ng atin na kinakain ng labis. Pero dapat itigil yung kalabisan. Kasi yung anything in excess, talagang yan ay banta sa kalusugan ng atin na tayo, kalusugan mm-hmm. natin. So pwede yung kumain, pwede yung uminom, pero dapat in moderation lagi. In moderation. Mm-hmm. Oh, pero ang problema nga dyan, pagka uminom ka na, akala mo in moderation, nag-umpisa ka in moderation, pero pagkatapos niyan, dahil sa sobrang kasiyahan, ay nakakalimutan na yung moderation, sagat-sagaran na. Mm-hmm. Hanggang umaga, hanggang madaling araw na yan. Ano? So yan ang problema natin. So disiplina din sa pangsariling kalusugan, ay dapat ay isipin natin na ay ang kalusugan sa bandang huli, yan ang talagang tunay na yaman. Okay. At huwag natin wawalgasin yan. Ha? Sige po. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi sa Balitang Hari. Salamat po. Si DOH Secretary Francisco Duque III.